Oras na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Magandang hapon mga kapuso! Ha! Wow! Ito, to paraphrase an iconic song, kay ganda ng ating samahan, ito ay atin, sariling atin. At habang buhay, enjoyin natin! Dahil sigurado mag-e-enjoy tayong lahat ngayon dahil maglalaro ang mga alamat ng Golden Age of OPM! Dito lang yan sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. This is Family Feud! Ito na po ang mga haligi ng original Filipino music or OPM, the Groovy Boomers! Groovy Boomers! Groovy Boomers! Yeah, yeah! We're gonna win it now! Groovy Boomers! Groovy Boomers! Yeah, yeah! Woo! Alright! Grabe! Walang kakupas-kupas! Pero may sagot po dyan, ang The Hitmakers! Oh, 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 mag-jamming-jamming muna tayo! Oh, 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 mag-jamming-jamming muna tayo! Oh, sa Family Feud panalo! Wow! Grabe! Ibang level po yun! Nako, ngayon po dito muna tayo sa Groovy. Ms. Leah, nako, maraming salamat. Ang tagal na po natin hindi nakita. Thank you for being with us here. A pleasure! Masaya-masaya ako na nandito ako. Nako. Kasama ng aking mga kaibigan. Of course, Ms. Leah. Sila rin. Pwede pong mapakilala niyo po sa amin ang makakasama ninyo. Sure! Ito ang magandang si Pat Castillo. Ang pinakamayaman sa amin, si Nanette Inventor. At saka ang solong groovy guy namin, si Ding Mercado. Yeah! Ito na po ang The Hitmakers. At siyempre, walang iba kundi si Sir Haji. Ganito pala ang feeling makatabi ang OG na kilabot ng mga kolehiyana. Sir Haji, yeah! Pwede po na. Nung araw. Nung araw daw yun. Nung araw yun. Hindi, forever na yun. May bago ngayon eh. Ay, tawag sa akin. Kilabot ng mga ina ng mga kolehiyana. Ayun. Mas realistic yun. Alam niyo po mga solid kapuso, sinamahan po tayo ng Hitmakers dahil mahigit isang dekada na yung grupo po nila ay talagang solid and intact na intact. Pero sadly, isa po sa mga kagrupo nyo ay wala na si Sir Rico J. Puno. Bilang tribute namin kay paring Rico J., kay Corix kung tawagin namin, kung kaya naka-green kami ngayon. Oo. That's Rico J. Green. Green, very green. Tama. Anyway, pakilala po muna, Sir Haji, mga kasama niyo. Well, nakilala niyo na ito. Matanda na ito sa business. Si Mr. Ray Valot Valera. Bakit Valot? Oh. Ang galing magpabalot yan. Pag kumakain kami sa labas, lagi may pabalot. Kaya Ray V, yung V, Valot yun. Ray V. At of course, si Mr. Nonoy, the slowest balladeer, Zuniga. Yeah! Hello. At si Mr. Marco, the cock season. Breeder ng mga manok yan, fighting cocks. Kaya wala na yung the man for all season. Wala na yun. Wala na. I'll keep that in mind pag tinatawag ko na po kayo. Ang Team Green, si the Hitmakers. Ito na po, alamin na natin ang sabi ng ating survey. Team Captains, Ms. Leah and Haji, let's play Family Feud. Alright! Yo! Good luck. Ito na po. Napalakas yun ah. Ready? Let's go, Haji! Ready? Ito na po ang unang tanong. Go, Leah! Nag-survey kami ng 100 Pinoy. The top 6 answers are on the board. Ano ang pinaniniwalaan ng mga bata, pero minsan, hindi ng matatanda? Go! Sir Haji. Santa Claus. Santa Claus. Okay? Naniniwala pa rin may Santa Claus. Pero sabi ng matatanda, wala daw. Survey says, yes, it's there. Pero number 2, Ms. Leah, pwede mo pang makuha ang mas mataas. Ano kaya ang pinaniniwalaan ng mga bata, pero minsan, hindi na matatanda? Multo? Multo! Nandiyan kaya mga multo? Survey says, boom! Wow, mas mataas! Pass or play? We wanna play! We're gonna play! Mr. Haji, balik po muna tayo. Play!
Don't ask. Miss Pat, naniniwala po ba kayo sa multo? Yes. Ah, okay. Interesting, interesting. Ano pong pinaniniwalaan ng mga bata bukod sa multo, pero minsan hindi ng matatanda? Yung itim na pusa. Yung itim na pusa. Yung pamahiin na pag tumawid sa harap. Nandiyan bang itim na pusa? Wala! Miss Nanette, ano kaya pinaniniwalaan ng mga bata pero minsan yung mga matatanda hindi naniniwala? Magic! Magic! Survey says... Sir Ding, anong pinaniniwalaan ng mga bata pero minsan hindi nang matatanda? Tooth Fairy. Tooth Fairy! Kapag nilagay mo yung ngipin sa ilalim ng ano, ng ama, bigla may 20 ka na pagising. Yes. Tooth Fairy! Okay, hitmakers, pwede na po kayo mag-huddle. Pwede na mag-isip. Anong pang-steal natin dito, Ms. Leah? Anong pinaniniwalaan ng mga bata pero minsan hindi nang matatanda? Mga fables. Mga fabula. Yes. Mga kwento. Okay? Yun. Nandyan kaya yan. Survey says... Okay. Isa na lang po hinahanap natin. May tatlo pa sa board. Mr. Marco, ano po kaya ito? Pinaniniwalaan ng mga bata pero minsan hindi na nang matatanda. Superhero. Superhero? Sir Nonoy? Kapre. Kapre? Sir Ray? Fairy tale. Fairy tale. Nako, iba-ibang flavor, Sir Haji. Nasa sa inyo na po kung may gusto kayong kunin sa mga sagot nila o baka may sarili kayo, Sir Haji. Pinaniniwalaan ng mga bata. Pero minsan, hindi nang matatanda. Alam ko na, kasi pinaniniwalaan ko yan hanggang ngayon. Mga superheroes. Superheroes! Yes! Okay. Good answer ba kaya yan? Pero alam naman natin, meron po talaga mga real-life superheroes. Di ba? Yung mga ating modern-day heroes. Pero ito, sinasabi natin, fictional superheroes. Nandyan ba yan sa ating survey? Boom! Okay, tignan po natin. Ano po yung tatlong hindi nakuha, everybody? Number 6, please. Duwende. Number 5. Mga kasabihan. Number 3. Aswang. Malapit na yun dun sa kapre. Nakauna agad ang The Groovy Boomers. Meron na po sila agad 62 points. While the Hitmakers, wala pa kaya hahabol sila. Kaya dyan lang po kayo at magbabalik agad ang Family Feud. Welcome back to Family Feud! Naglalaro po ngayon ang ating iconic OPM Idols. Ang nakakascore pa lang po ay ang Groovy Boomers with 62 points. Okay. Sana makabawi ang Hitmakers. Kaya it's time for Ms. Pat and Sir Ray. Let's play round 2. Woohoo! Oh. Gawin na talaga. All right, ito na. Miss Pat. Siyempre isa po sa mga talagang kantang na sumikat ay ang Aso't Pusa na nanggaling po sa inyo. Ito po, very curious lang kung magiging hayop po si Sir Ray. Ano ba mas bagay sa kanya? Maging aso, maging pusa? Pusa. Pusa. Gusto niyo po malaman kung bakit? Bakit na po, Miss Pat? Hindi naliligo ang mga pusa. Nako, umiinit po dito. Umiinit talaga. Kala nyo talagang pasimple-simple lang. Pero hindi, mainit po ang bakbakan dito. Kita nyo naman. Pero hindi naman papayag si Sir Ray. Alam nyo po, Sir Ray, una-una, salamat po sa napakarami yung mga compositions at mga awit na ginagamit po sa mga pelikula, sa telebisyon. Ngayon po, yung maging sino ka man na umi-ere ngayon sa GMA ay galing rin po sa inyo. Pero, speaking of composition, kung magko-compose po kayo ng kantang babagay kay Miss Pat, ano kaya ang title nito? Ginagalang ko yan si Pat dahil sa elementary pa lang ako nakikita ang makanta siya. Kung gagawa naman ako ng kanta sa kanya, isang talagang karapat dapat. Pat, para sa'yo, sapat na ang makita kita ulit. Wow! Yeah. Ikaw talaga? Hanep, grabe, ano, pagandahan ng mga the lines dito. Pero ako, Sir Ray, ito naman personal, isa po kasi talaga sa paborito naming kantang pamilya yung kahit maputi na ang buho ko. Lalong-lalo po yung anak kong babae, hilig po niyang kantahin.
May request lang po sana ako eh. Sasabihin ko sa kanya, kasama ko kayo. Yung original na singer at composer. Hi, hi. Hi, Zia. Sama ko si Mr. Ray Valera. Ano pangalan niya? Zia po. Pwede po. Hey, Zia. Hello. Kumusta? Maraming salamat po. Grabe. Thank you. Napagbigyan niyo po kami, Miss Pat. Maraming salamat. Ito na. Let's get back to the game. Ito ang tanong. Good luck sa inyo. Top 6 answers are on the board. Anong karaniwang ginagawa ng isang nagre-rebelding teenager? Go! Miss Pat. Drugs. Drugs! Okay. Ang sabi ng survey ay... Okay. Sir Ray, pwede pa tayong 1, 2, 3. Ano pa po ang ginagawa ng nagre-rebelding teenager? Naglalayas. Naglalayas. Nandiyan kaya yan. Survey says... Boom! Top answer. Pass or play po? Play, play, play. All right, we're gonna play. Miss Pat, balik po muna tayo. Let's go, hitmakers. Round 2. Nasa inyo kaya round 2. We'll see. Ano kaya ang karaniwang ginagawa ng nagre-rebelding teenager? Naglalasing. Naglalasing! Survey says... Okay, 3 more to go, Sir Marco. Anong karaniwang ginagawa ng nagre-rebelding teenager? Hindi sumusunod sa mga pinagbabawal ng mga magulang. Hindi sumusunod. So, sumusuway. Hindi sumusunod sa mga pinagbabawal. Matigas ang ulo. Services. Yo! Sir Haji, ano ang karaniwang ginagawa ng nagre-rebelding teenager? Naninigarilyo. Naninigarilyo! Nandiyan ba yan? Nandun din! Isa na lang. Anong karaniwang ginagawa ng nagre-rebelding teenager, Sir Ray? Nagtatanan. Nagtatanan! Survey says... Wala. Pero pa, we got 2 more chances, you know, Ray. Ginagawa ng nagre-rebelding teenager? Nag-a-absent sa eskwalaan. Nag-a-absent? Nagawa niyo po ba dati yun? Oo. The sweep! Nandiyan ba yan? Nag-a-absent. Wow! Mukhang sanay sa mga sinagot nila. Baka naman sa mga kaibigan o kaklase naman nila experience ayon, hindi sa kanila. Dahil dyan, nakascore na rin po ang The Hitmakers with 89 points. Pantapat po yan sa 62 points ng The Groovy Boomers. Pero ito na, double points round na. Napakahalagang round sa pagbabalik ng Family Feud. You're still watching Family Feud. Araw-araw po ay mamimigay po tayo ng 20,000 pesos para sa napiling charity ng team na mananalo mamaya. Kaya good luck po sa inyo dahil mapupunta po talaga to sa mga institusyon na sinusuportahan ninyo. Sila po ba ay ang mga Groovy Boomers with 62 points or the Hitmakers with 89 points? Let's find out with Ms. Nanette and Sir Nonoy. Let's play round 3. Pala. Grabe, dahil matindi po ang laban, Sir Nonoy, baka may message po kayo kay Miss Nanette. Ah, meron. Ano? Yeah. Ah, related to sa kanta ko, ha, Nanette. Sa palagay mo, dyan ang pwesto mo? Dito? Bakit kaya dyan ang pwesto mo? Bakit? Dito na lang? Dapat hindi dyan, doon lang. Ah! May sagot din po ba kayo, okay, Sir Nonoy? Saan? Sabi mo, doon lang. Ilan sa mga bahay ko, doon. Mga kaibigan, Doña Buding in the house. Yes! Woohoo! Magkano sila? Good luck po sa inyo. Double points round na po ito. Na ibig sabihin, times 2 ang value ng bawat tamang sagot. Kaya good luck po sa inyo. Okay. Now we're looking for the top 5 answers. At ito ang tanong. Saan karaniwang nagpapareserve ang mga tao? Go! Sir Nonoy. Pag plane, bibili ng plane ticket. Sa plane tickets, magpapareserve tayo sa aeroplano. Survey says, yep, flight booking. Miss Nanette, meron pa maraming mas mataas. Saan karaniwang nagpapareserve ang mga tao? Sa kasalan. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Be specific. Sa kasalan po, marami po mga venue, mga lugar. Ano pong lugar specifically sa kasalan ang kailangan i-reserve? Sa simbahan. Simbahan. Okay. Sabi po ni Ms. Nanette, simbahan. Nandiyan bang simbahan? Yes, Wala! Okay, pass or play? Play. Alright, play. Balik po muna tayo.
Round 3. Sir Marco, karaniwang nagpapareserve ang mga tao saan? Restaurant. Sa restaurant. Lalo na kung maraming tao. Andiyan ba yung restaurant? Yup, Sir Aji. That would have been number one. Saan karaniwang nagpapareserve ang mga tao? Sa hotel. Sa hotel. Staycation. Ako po, sarap niyan. Services. Yup, hotel, motel. Sir Ray, saan karaniwang nagpapareserve ang mga tao, Sir Ray? Sa parking lot. Sa parking lot. Yung ano, yung tao, yung gaganon, haharang. Sa parking lot. Wala. No, back to you. Saan karaniwang nagpapareserve ang mga tao? Pag manonood ng show. Show. Mga events. Yeah. Like concerts. Concerts. Concerts ninyo. Sa teatro, sa events, services. Wala. Standby. Standby to steal, Groovy Boomers. Sir Marco, saan po karaniwang nagpapareserve ang mga tao? Resort. Sa resort. Sa isang resort. Sa mga resort. Ako, sarap din yan. Sa mga swimming pool, survey. Yo! Wow! One more to go! Sir Haji, saan karaniwang nagpapareserve ang mga tao? Tickets sa teatro. Nandyan kaya yon? Tickets sa teatro. Survey says, time to steal, Sir Ding. Saan karaniwang nagpapareserve ang mga tao? Magpamasahe. Sa spa. Ms. Nanette, saan po karaniwang nagpapareserve ang mga tao? Yung sa bus. Bus. Ticket sa bus. Ms. Pat, saan po karaniwang nagpapareserve ang mga tao? Parlor. Parlor? Ms. Leah, pwede sundin niyo sila. Magagaling sila managot, ano? Mm-hmm. But I'll go with Pat sa mga parlor. Tiyo, magpapagupit, okay. Yung mga gano'n. Alright. Tingnan natin, sana. Sana. Parlor. Sana. Nasa board kaya ang parlor, tignan natin. Ang sabi po nila, parlor. Ang tanong, yun din bang sinabi ng 100 sinurvey natin? We'll see. Malalaman natin kung tama ang parlor sa pagbabalik ng Family Feud. Tutok pa rin po kayo sa Family Feud. At syempre, bago po yung break, tinanong natin ang Groovy Boomers, saan karaniwang nagpapareserve ang mga tao? Alright, ang sagot nila ay sa parlor. Okay, bago mag-break, yun tayo. Ngayon, malalaman natin kung tama po ba ang sagot na parlor. Survey, nandyan ba ang parlor? Wala sa survey, okay. Tama exciting tayo. Audience. Ano sa palagay ninyo ang number 4? Provincial bus. Sa terminal ng bus. Ticket para pauwing probinsya o pabalik na Maynila. Nandiyan ba yan? Tignan natin number 4, please. Bus terminal. Oh my goodness. Round 3 goes to the Hitmakers. Kaya meron na po silang 259 points habang ang Groovy Boomers have 62 points. Now, this is the last head-to-head battle. Yeah, sabi nga ni Frank Sinatra, and now the end is near. Huling tapatan na nila Sir Ding and let Sir Marco, let's play the final round. Come on. Yo! Times 3 na po ang value ng bawat tamang sagot. Triple points round, a very, very important round. And we're just looking for the top 4 answers. And here's your question. Kalagitnaan ng labing-labing nyo ng asawa nyo. Magugulat ka pag biglang pumasok. Sino? Go! Sir Ding. Nanay o tatay, parents. Parents! Nanay o tatay! Survey says... top answer. Pass or play? Play. Play! Alright, here we go for the final round. Ms. Leah, sa kalagitnaan ng labing-labing yung asawa nyo, magugulat ka pag biglang pumasok. Sino? Sige po. Anak. Anak! Alright. Nandiyan po ba anak. Ang anak? Alright, listen. Ms. Pat, sa kalagitan ng labing-labing yung asawa mo, magugulat ka pag biglang pumasok. Sino? Katulong! Nandiyan ba yung survey? Ms. sino kaya ang kagulat-gulat na papasok? Sa kalagitnaan ng labing-labing yung asawa ninyo. I hope I don't get busted, ha? Lola! Lola! Nandiyan ba, Lola? Stand by to steal. Back to you, Sir Ding. Okay, pag mali po kayo dito, tawag sa telepono. Pagkakataon sila mag-steal. Huwag na natin bigayan. Sa kalagitnaan ng labing-labing, gulat ka pag biglang pumasok. Sino? Yung aso mo o kaya yung pusa mo.
Alagang aso at pusa. Istorbo daw, survey says. Okay. Here we go. 259 points. Here's the thing. Kung mali sila, mapupunta sa inyo lahat ng puntos na yun. So you have to get this right. Okay? Sir Marco, kalagitnaan ng labing-labing, tapos biglang may pumasok. Sino kaya itong kagulat-gulat na pumasok na ito? Aso or pusa? Pet. Aso or pusa? Okay. Sir Nanoy? Multo. Multo. Talaga. Katakbo-takbo talaga yun. Sir Ray. Tawag sa telepono. Tawag sa telepono. Nag-ring yung telepono. Okay? Alright, Sir Haji, this is the last chance. Kalagitnaan ng loving-loving ng asawa mo, magugulat ka pag biglang pumasok sino. For the win, kailangan pumakuha nyo to. You have 3 seconds, sir. Yung pet na aso o pusa? Sir Pusa, services! Nasabi na po kasi kanina yun eh. Oo, nasabi nila habang nag-huddle kayo. Anyway, guys, na everybody, number 3 please. Kapatid, number 4. Yung ex. Ang ating final score, the Groovy Boomers, 329 points. Pero, ang ating hitmakers, 259. Grabe. Grabe, sayang, sayang. Pero sir, maraming salamat. Thank you rin. Siyang karangalan po. Nako, na nandito kayo. And baka pwedeng isa pa ulit. Oh, siyempre. Anytime. Pangalawang talo na nung dalawa yan. Eh. Alam na namin kung sino may balat sa kwek. Ayun na. Congratulations, you've won 100,000 pesos. And now we can move on to the next round, which is the Fast Money round. I'm Leah. Just so glad yes. I wasn't busted, you know? Yeah, nah, not today, not today. Not today! Sino po maglalaro? I need 2 players for our Fast Money round. Okay, ang mauuna, ako. Okay. Tapos yung... Second ay nandun, ang gentleman natin. All right, sa grupo, it's gonna be si Ding. Leah and Ding, nako, Fast Money round na po! Sa pagbabalik ng Family Feud. Yes, sir! Feud. I'm with the OPM icon is Leah ng the Groovy Boomers na nalo ng 100,000 pesos. Pero nako, pwede pa yung madoble para mag-uwi sila ng total cash prize of... Nasa waiting area sa likod si Sir Ding kaya niya tayo naririnig, Ms. Leah. Let's play Fast Money. Yeah. 5 questions na kailangan niyo pong sagutin within 20 seconds. Okay. Good luck. Give me 20 seconds on the clock, please. Ito na. Sa Metro Manila, magbigay ng dahilan kung bakit isinasara ang mga kalye. Go. Para sa mga politiko. Prutas na mahirap balatan. Guava. Fill in the blank. Magandang blank. Umaga. Bukod sa English, magbigay ng isa pang language. French. Ilang buwan bago matutong dumapa si baby? 6 months. Ms. Leah, here we go. Ito po ang ating unang round. Sa Metro Manila, dahilan kung bakit isinasara ang mga kalye. Ang sabi niyo po, dahil sa politiko. Survey says... 2 points. Meron. Prutas na mahirap balatan. Ang sabi niyo, guava. Ang sabi ng survey dyan ay... Wala. Fill in the blank, magandang blank. Sabi niyo, umaga. Wow. Survey says... Very good. Bukod sa English, magbigay na isa pang language. Ang sabi niya, French. Survey says, meron. Meron. Ilang buwan bago matutong dumapa si baby? Ang sabi niya, 6 months. Ang sabi ng survey natin ay, yup, yeah. 60 points. Okay. Yes, thank pwede, you, pwede. Ms. Leah, balik thank po muna you. Tayo. We have 140 to go. Let's welcome back, Sir Ding. Hi. Yes, sir. Hello, welcome back. Thank you. Sir Ding, Dong, hello. Ms. Leah po, ding dong, yes. Nakakuha ng 60 points. That means you need 140 points more para maiuwi ang additional 100,000 pesos. Okay. Kayang-kaya niyo po ito.
At this point, makikita po ng viewer sa bahay ang sagot, Ms. Leah. Give me 25 seconds on the clock. Sa Metro Manila, magbigay ng dahilan kung bakit isinasara ang mga kalye. Go. Dadaan ng politiko. Sira ang kalye. Prutas na mahirap palatan. Langka. Fill in the blank. Magandang blank. Magandang babae. Bukod sa English, magbigay ng isa pang language. Bisaya. Ilang buwan bago matutong dumapa si baby? 8 months? 6 months? Si 8 months. 8 months. Sir Ding, we need 140 points to get that additional 100,000 pesos. Ito po, make it. Sa Metro Manila, magbigay ng dahilan kung ba't isinasara ang kalye. Ang sabi niya, dahil sira. At dahil sira, gagawin ang kalye. Survey says... Top answer! Right. That's a top answer! Prutas na mahirap balatan, ang sabi niyo ay... Langka! Ang sabi ng survey ay... Boom! Pinya ang top answer. Pinya. Fill in the blank, magandang blank. Ang sabi niya, magandang babae. Ang sabi ng survey ay... Boom! Ang top answer ay magandang umaga. Nakuha ninyo. Oh, wow! Okay. Ilang buwan bago matutong dumapa si baby? Ang sabi nyo, 8 months. Ang sabi ng survey natin po ay... Uy! Ang sabi po ng survey ay 3 and 5 months. Sabi po ng survey yun. Bukod sa English, magbigay ng isa pang language. Ang sabi nyo ay Bisaya. Ang sabi ng survey ay... Yes! 8 points. Filipino ang top answer. Anyway, congratulations, sir. Nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos. Hello. Filipino. Hello. Filipino. Palakpakan po natin ang Groovy Boomers. Thank you. May we please invite you here on this side of the stage? Congratulations. Thank you. 100,000. At syempre, ang ating hitmakers. Yes! Yun. Thank you. Ayan po. Gaya po ng sinabi natin, 20,000 para sa Chosen Charity. Ano po bang napili ninyo? Ang Angat Pinas Inc. Angat Pinas Inc. 20,000 pesos po mula sa ating winning team ngayong hapon. Maraming salamat. Muli, maraming salamat po sa inyo. Solid. Enjoy kami. Uulitin. Pwede ba namin sila maimbita sa... Yes, please. Meron kasing mangyayaring 20th anniversary concert ang Hitmakers. Mangyayari ito sa December 1st sa Soler Theater. Bakit 20 years lang? Di ba dapat 50th? Hindi, 20th together. 20th together. Okay. Guest po namin si Miss Pops Fernandez. Mm-hmm. That's right. December 1, see you there. December 1 po sa Soler. Ako, sigurado po ako, punong-puno po yan ng mga memories at grabe, mga napakagandang mga kanta. Ako, looking forward po kami dyan. Thank you. Thank you, sir. Maraming salamat po, Pilipinas. Ako si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo, kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!